So ngayong araw mga master, isishare ko sa inyo dito yung electrical wiring sa bansang Greenland. Ipapakita ko sa inyo dito yung mga wire at yung paano ginagawa dito yung wiring sa Greenland. Ayan, so ito yung area ko dito mga master, no? Living area to dito. Tapos ito sa labas natin, ipakita ko yung working site namin. Ayan, construction site talaga to dito sa amin. So yung mga building na yung matataas, yan yung mga modern ngayon na ginagawa namin. Yung mga liliit na mga bungalow, makukulay, yun yung mga sinauna. So ngayon, ayan yung labas ng building na yan. Halos tapos na yan sa loob. So ganito din yan kalaki dito sa loob sa amin. So ngayon, uumpisahan ko master ha. Unahin muna natin dito sa kwarto para hindi kayo malito, no? Ito. So ipapakita ko sa inyo yung klase ng mga wire dito. So yung klase ng wire dito, mayroong 3 core, mayroong 5 core. So ito naman, 5 core ito, mayroong blue, brown, black, gray, tapos ground. So pagka sa ilaw mga master, ito switch to dito, may box. 5 wire talaga yan, automatic. So yan, dyan saan nang galing. So hanggang dito na lang yan siya master, kasi ito na yung in, ito yung switch. Mayroon na yung supply yan dito. Yung brown kasi, supply kasi yan. Yung blue kasi, yan yung neutral. Tapos itong black, kadalasan ginagamit yan sa switch or gray, depende. So hanggang dito yan, kasi kadalasan pag may switch dito, mayroong outlet talaga siya na permanent na supply. So dito sa box, yun yung ginagamit namin box. So ceiling na kasi yan diretso. So ganyan lang nilalagyan yung, ng clamp. Ayan, so papunta yan dun sa kabila yung supply. So 3 core yan, basta supply sa 3 core lang gagamitin. Ayan, so pasukin natin dito. So isang ilaw yan, kadalasan sa isang kwarto isang ilaw lang. So itong isang ilaw lang. So ito na yung tagos niya. So 3 core lang yan. So may box na naman dito. So 5 core na, kasi yan yung kukontrol dito sa switch. Ayan, so dumiretso sa dito 5 core. So ito na yung sa ilaw, itong 5 core. Tapos itong 3 core, ito na yung bumaba dito. Ayan. So yan yung bumaba dito, papunta doon sa may panel na yan. So kung napapansin nyo dito, nakalabas ng yung wire, walang mga pipe. Kasi pag hindi siya nadadaanan, dito lang yan sa gilid mga outlet, yung mga wire nakaklamp lang yan siya. Pero pag nadadaanan, gaya nito, mandatory dito yung internet, TV, may pipe siya, ganyan. So ayan, mga outlet sa gilid, wala siyang pipe pang sa gilid lang siya. Pero pag ganito, yung nadadaanan siya, ganito, may pipe siya pag nadadaanan. Pero pag hindi siya nadadaanan mga master, kaya nito sa gilid ay, ayan, wala lang siyang simple, open lang siya. So dito naman tayo mga master sa sala-sala nila. So ito yung sala nila dito, TV, dito sila kakain, ayan. So dito na din kasi yung kitchen nila, banda. So ayan mga master, yan yung pinaka-una dito. So wala pa siyang supply, no? Wala pa siyang wire. So yan yung wire niya dyan sa taas. So 5 core yan, kasi nga papunta yan sa ilaw. So 3 core pababa, papunta yan sa panel. So hindi pa siya nalagyan. So ito yung box nila dito. So yung outlet dito at saka switch, yung kuwan siya, bilog yung sa outlet niya. So yan, 5 core yan siya. Ayan, pumunta siya dito. Ayan lang, nakaklamp lang siya. Dito lang sa gilid kasi may ceiling yan. Ayan, papunta dito. Tapos isang ilaw, tapos yung balik niya naman, ayan, papunta na naman siya, ayan, dito yan pumunta, yung isang ilaw. Tapos 3 core kasi may smoke detector dito, so kami din yan nagkagabit smoke detector. So ganyan lang yung style mga master, oh. Yung sa mga paring na dadaanan ay mayroon siyang flexible, pero pag dito, wala siyang mga flexible. So ganyan lang yung pag pipe dito. Madali lang siya, hindi siya mahirap. Sa umpisa lang kasi mga ngapa ka, kasi iba yung wire nila. So ito mga outlet lang po, nakaloop-loop lang to. Kadalasan kasi dito, yung outlet nila ay minsan nakakonnect na sa mga switch, sa mga ilaw, ayan. So hindi dito nagsisiparate. Kung outlet, outlet lang siya. Yung sinisiparate dito, yung sa refrigerator, ganyan lang sa mga special outlet. Pero pag ganitong outlet lang pang nasaksakan sa mga cellphone, kasi kadalasan kasi pag may mga ganyan, may mga switch, may mga outlet na talaga saksakan lang sa mga cellphone. So yan. So punta natin dito yung panel. Ito pala ay outlet yan sa labas, kasi meron sila ditong teres-teres sa labas. Ayan. So yan, papunta yan dito. So sa gilid lang talaga siya. Basta outlet lang siya na wire. Sa gilid lang siya, wala na siyang pipe. Ayan, so tingnan nyo, nakalatag lang, oh. Wala siyang pipe. So kasi lalagyan to dito ng insulation, yung mga foam, styrofoam dito, lalagyan nyo dito, tapos kahoy. So yan na yung ladder. So dito na yung panel mga master, sa likod nyan, kasi magbubutas pa dyan ilagay yung panel board. So ito, tingnan nyo yung style ng wiring dito. Ganyan lang. Pag dito sa mga kanto, para hindi masugat yung wire, lagyan na flexible.
Ito mga master, pasukin natin itong maliit lang to na area dito. So may isang kwarto dito. So ito yung CR dito pagpasok mo mga master, no. So ito yung mga wire dito, nakalagay na dyan. So mga switch yan, magkabilaan yan. So ito switch din yan dito. So titingnan natin yung wire nila dito. Ito, malalaman mo kasi yung supply mga master pagka 3 core lang siya. So ito yung supply dito, 3 core yan. So ito 5 core sa switch yan. So mamili ka lang dyan mga master, no, sa switch. So kadalasan ginagamit namin ito talaga, yung black mga master. Pag sa gray naman, ito pag pinapartner namin sa 3-way. So brown yung live, tapos blue neutral, ground yun. Yun na yun mga master, no? Madali lang yung wiring dito. Tapos ito na yung supply, 3 core na yan. So hindi ka na malito dyan. So hindi ka na magtaging-taging kasi may color coding na siya. So ayan, dito yan papunta mga master, kasi 3-way to mga master. So isa dito, tapos umakyat sa taas yung para sa ilaw. Ayan, nakabang ngayon. So ito yung mga master, oh, papunta dito. Ayan, yung supply na yan mga master, papunta yan dito. Ayan, so yan, tingnan mo, nakakuha lang siya sa gilid. Kasi lalagyan kasi dito ng dito flooring. So ito, parang kuhan lang kasi yung dikit lang dito sa wall yung outlet dito mga master, hindi siya nakabaon dito sa wall. So ayan, nakaloop lang yan hanggang dito. Ayan, kunik-kunik lang yan mga master. Ayan, papunta doon. Ayan, may outlet. So mga outlet yan mga master. Ayan, so, tago sa dito. So isang kwarto lang yun dito. Tapos yan, papunta sa dito. Ayan, sa gilid lang. Basta sa gilid, wala na siyang pipe. Ayan, so ito na yung labas niya. Ayan, papunta dito. Tapos lumabas yan dito mga master, kasi yan ang panel dito sa gilid. So lumabas siya dito. Tapos dito na yung end niya. Ito, kasi may panel yan dito. So ito yung ladder namin. So dito yung panel board mga master. So yan, so dito yung panel board mismo. So ganito lang. So may dalawang ilaw lang dito. Ayan yung isa, tapos ito yung isa, tapos yung sa dulo, saksakan yan yung Christmas light nila dito. Tapos dito may isang ilaw, yan isang ilaw, tapos isang switch. So may mga insulation sa ito yung ginalagay dito dahil malamig nga dito sa lugar na to. Tapos may, ayan, may kwansan yung wire dito para sa switch. Tapos yung outlet dito din dumaan. Ito na yan, dumaan din yan dito. So yan, isang ilaw lang, ganyan lang mga master. Tapos kahoy lang, padikit lang sa gilid. So yun lang mga master, no. Sana yung video ko ay nakatulong sa inyo at nakapagbigay ng informasyon. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel at Facebook page po, Pinoy in Greenland. Hanggang sa muli po, maraming salamat and God bless you all po.